28 mga barangay mula sa Ilocos, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at Northern Mindanao ang naapektuhan ng Super Typhoon Ega. Ganito kalawa ang iniwang pinsala sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon, bunga ng Bagyong Egay. Kabilang sa mga pangunahing nakaranas ng kagupit ng kalamidad ang mga nasa Ilocos Region. Bago po dumating yung bagyo, mga isang linggo pa lang po ito na itatanim ng palay na ito. At yung may mais din po dyan at gulay na kalabasa. Sa ngayon po, yan na anod po lahat. Pati po itong kuan, naging batuhan na po itong sinasaka namin na palayan. Tsaka yung pong Jimmy Lee na pong apat na linya po yan hanggang po dito. Siguro po ang mga naano dyan baka po mahigit 50 puno na nadala po doon sa baba. At ito, nawala na pati yung mga tanim na gulay. Dito sa lugar na ito, siguro po mga pantay tao na po dito. Kasi nadala po yung traktor eh, sa lakas ng current ng tubig. Kasi nandiyan po nakaparking. Iyan pong damong iyan, iyan ang level po ng lupa dyan. Na yung mga galing sa taas na mga kahoy din po na naanod, yung mga water lily, iyon po siguro kinalkal niya yung ilalim ng lupa kaya nadala po lahat ng nakatanim ditong Jimmy. Eh, may mga natira pa pong di naanod. Po, di po namin malubos na maisip nga eh kung paano namin maibabalik itong matamnan uli. Noong may duma na rin po ditong malakas na pagbaha at katulad po yung tulay po ng bintar na ginagawa, bumagsak po yun. Yung dito po sa lugar namin, dito sa bakura namin, hanggang dyan lang po yung tubig. Kaya relax lang po kami noong. Katunayan po noong hapon ng Miyerkules po, siguro po nga bandang alas 3, bumababa na po yung tubig at kasi wala na pong tubig dyan. Nakakala po namin tuloy-tuloy na yung pagbaba po ng tubig. Kaso po, nung nagahapon na po, muli po bumalik yung tubig. Umaangat po at nakarating na po doon sa loob namin. Sabi ko po, siguro mga bandang mga alas 8 na po yun, mga alas 9 na. Medyo mabilis na po yung pagtaas ng tubig. Eh sabi ko po, kung abutin po yung misa po namin, yung ilalim, siguro maglilikas na tayo dito at parang delikado. At tuloy-tuloy pa po yung pag-ulan po, yung malakas na hangin. Siguro, noong mga isang oras na po, iyon po, medyo inaabot na po yung ilalim ng misa. At kinabukasan po, hapon na po kami nang madala po kami doon sa bahay ng bayaw ko. Hindi pa man natatapos magdalamhati ang pamilya ni kapatid na Joseph, panibagong dagok na naman ang dumating sa kanilang buhay. Noon po, dinala po namin siya sa provincial hospital na mababa po yung oxygen niya, bagsak po lahat ng kuwan niya, bagsak po yung CBC ng dugo niya. Sabi po niya sa provincial, dalhin po doon sa malaking hospital, sa Mariano Marcos Memorial Hospital. Dinala po kami doon ng ambulansya. At lumipas po yung 6 na araw po, saka lang po siya nalagutan ng hindi. Around 1 o'clock po, tumawag po si Mama na sabi niya po, nire-revive na po yung kapatid ko. Tapos after mga 20 minutes po, tumawag po ulit na, yun nga po, wala na daw. Hindi na po na-revive. Habang nakaburol ang namayapa nilang anak, rumaragasa ang malakas na baha. Naging maagap naman sa pag-rescue sa kanila ang mga kapatid mula sa lokal ng bakara. Tumawag po ako sa aming destinado kay KGR Grande na kailangan po naming lumikas dito at mabilis naman po yung response po nila. Inabot na po talaga yung misa nung tubig. Yun po, talagang nagpapanik na po yung mga kasambahay ko at sa nang panahon po yung
nandito po yung mga yung nanay ko, yung mga kapatid ko po na galing Bicol. At natuwa po kami nung may mag-ilaw na po dyan na rescuer. Ayun po, nag-umpisa nang mag-rescue po at sa mabilis naman po yung pag-rescue sa amin. Nailikas na po namin pati po yung bangkay ng anak po namin. Binalot po yun ng tolda para di po mabasa. At doon po kami dinala sa Barangay Health Center ng Boyon, Bacara, Ilocos Norte. Sa panahong humaharap sa madilim na yugto ng buhay, lalo namang kumikinang ang pananampalatayang taglay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa akin naman po, nandun yung takot kasi tao lang po ako eh. Lalo na't may sakit yung anak ko. Nakuha ko sa anak ko na matatag po siya na sabi niya, anuman ang mangyari sa buhay namin, may dahilan ang Diyos. Yun mismo ang nagsabi, yung anak ko mismo na may sakit ang nagsabi ng ganun. Kaya matatag din po yung loob ko na yung anak ko, matatag na po yung pananampalatayan niya. Yun na lang po yung pinanghawakan namin na may dahilan. Kaya niya kinuha sa amin ang aming anak. Kahit sa huli-huli ang sandali ng aming anak, matatag siya. At ganun din yung gagawin namin na magulang niya na magpatuloy po kami sa aming pananampalataya na matatag po. Kaya nga tayo nandito sa mundo para magpakatatag ng pananampalataya at tuloy lang ang paglilingkod po sa ating amin. Kayang-kaya po ang lahat kapag sa Diyos po tayo manindigan. Magpakatatag lang po at huwag mawala ng pag-asa na ano man po ang mangyari sa amin, patuloy pa rin po kaming maglilingkod. Isang po ng aking buong pamilya. Tulad na rin po ng lagi po naming naririnig sa mga pagsamba na itinuturo po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na manatili tayo at sumunod at pasako po tayo sa ating namamahala. At walang mapapasama sa sumusunod sa ating tagapamahalang pangkalatan na lubos na pasako po sa Kanya para po mapalapit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Matindi man ang kanyang pinagdaraanan bilang ama ng tahanan, nananatili pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos na nagmamay-ari ng kanilang buhay. Kapasalamat pa rin po. Tulad na lang po, isa na pong dahilan, yung pong mga nakaraang leksyon po, tulad ng mga nangyari kay Hope po, nagpakatatag pa rin po siya. Ganon din po yung naging isipan po namin na ano man po ang mangyari sa amin, patuloy pa rin po kaming maglilingkod. Isang po ng aking buong pamilya. Hindi nawawaglit sa isipan ng pamamahala ng Iglesia ang mga kapatid, lalo na sa panahong dumaraan sila sa pagsubok at kalamidad. Nagtagubilin sa mga ministro at manggagawa sa buong distrito na aming nasasakupan. Nang dumating po ang mga kalamidad ay patuloy na manalangin sa ating Panginoon Diyos at itinagubilin ko po sa kanila na bantayan ang mga kapatid. Lingapin sila sa mga dagliang pangangailangan. Lubos na magtiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos sapagkat siya ang may magagawa para sa atin. Kaya mga kapatid, sa aming distrito, kahit na matindi ang mga dumating na unos, pero hindi mo sila nakita na nanghina, kundi lalong nagtiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Pagkatapos po naming matanggap ang bilin mula sa atin pong tagapangasiwa sa distrito na siya namang ibinilin po ng pamamahala sa loob ng iglesia na ang mga kapatid natin ay isecure sa panahon po ng darating na malakas na bagyo, kay agad po kaming nagsagawa ng mga pagdadalaw upang sa kanila ay sabihin na mag-ingat sa darating na malakas na bagyo. Kaya mula noong tinanggap namin ang bilin, ay wala pong tigil ang amin pong ginawang pagdadalaw sa mga kapatid. Maging sa kasagsagan ng bagyo, ay ginawa rin po namin yun pong pagdadalaw sa mga kapatid. Makatugon kami sa bilin ng pamamahala na wala pong isa mang kapatid na mapipinsala dito po sa napakalakas na bagyo.
Pagkatapos na maituro ang mga salita ng Diyos na pinakamahalagang maitutulong sa panahon ng pagsubok, ay tumanggap rin sila ng lingap, kaanib man sa iglesia o hindi. Kahit anumang pagsubok, ganun lang po kami, kapit kamay pa rin na buong pamilya na maglilingkod po. Dalangin lang po namin na palakasin pa ang aming kalooban at pananampalataya para po makapagpatuloy kami sa aming mga paglilingkod. Ano man po ang pagsubok na dumating sa aming buhay, magpapatuloy po kami sa aming mga pagtupad ng aming tungkulin sa po ng aking buong pamilya. Patnubayan po at palakasin po ang aming kalooban na malampasan po namin ang mga pagsubok sa aming buhay. Ang matatag na pag-asa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pag-ibig at magagawa ng Panginoong Diyos sa panahon man ng mga unos ang dahilan kaya't namamalagi sila sa katapatan sa mga pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Thank you for watching. Follow for more videos.